Mga kapeso Pinoy, nasubukan nyo na ba ang magpaalaga ng baboy sa probinsya bilang alternative investment? November 17, 2023, nang inalok kami ng kapitbahay namin sa Batangas kung gusto naming bilhin ang iniaalok sa kanya na 8 baboy o 8 biig at 600 pesos each. Nabakunahan na ang mga baboy na yan. Ang total, 48,000 pesos ang kailangan naming bayaran sa nagbebenta. Nagpadala na rin kami ng 22,000 na dagdag para sa feeds o unang pakain para sa mga baboy na ito. Kaya ang total remittance namin noong buwan na iyon ay 70,000 pesos. Noong December 17, 2023 naman, nagdagdag ulit kami ng 50,000 pesos para sa pagkain ng baboy. Kaya ang total na ipinadala namin sa probinsya ay 120,000 pesos na. Ito rin yung total na puhunan o itinuturing namin na kapital dito sa investment namin na ito. Noong dumating ang March 5, 2024 o kaya naman ay 3.5 months ng pamumuhunan namin sa baboy, yung 120,000 pesos namin nadagdagan ng 23,000 pesos 938. O kaya naman, yung 120,000 namin lumobo ng 143,938 pesos, mga kapeso. Kaya in 3.5 months, lumago ang pera namin ng 19.94%. Paano namin nakamit ito? Yung total namin na kapital na ipinadala namin na 120,000 pesos, bumili kami ng hot starter na 10 sako in total, o kaya naman ito yung total niya, 9,500 plus 6,300. Tapos bumili naman kami ng hog grower noong December, noong January, noong February ng 4,999. Palaki na kasi ng palaki yung baboy natin. Mas mahal na rin yung sako ng sako na ipinapakain natin sa kanya. Kaya yung total feed cost natin, gumastos tayo ng 41 sacks or 62,897 pesos. Ang piglet naman natin na may kasama ng bakuna nung binili natin, 48,000 pesos naman ang puhunan natin. Kaya yung total capital talaga natin dito ay 110,897 pesos. Although nagpadala tayo ng 120,000 pesos, sumobra pa dun sa total capital natin. Kasi 110,000 na lang talaga ang nagastos natin. Actually, binalik sa amin yung 9,000 pesos na sobra. Ngayon, ang pagbebenta naman natin mga kapeso, yung 8 baboy, unti-unti natin siyang ibinenta sa mga buyers natin. Kaya kung makikita nyo, hiwa-hiwalay ang pagbibenta. May kanya-kanya kasi siyang buyer. O hindi namin siya ibinenta in bulk. Meron tayong naunang dalawa, 100 kilos yun at saka 105 kilos. 195 price per kilo yung buhay. O tinatawag natin na live weight. Yung nahuli naman na 6 na baboy, 200 per kilo. Pero kung mapapansin nyo mga kapeso, hindi pare-parehas ang kilo ng baboy na ibinebenta natin. May 105 kilos, may 95 kilos naman. Ang total sales natin, 158,775,000 pesos kapeso. Kaya kung tutuusin mga kapeso, ang total sales natin, 158,000 pesos. Ang total capital naman natin, 110,000 pesos. Kaya yung naging total income natin dito sa ating pagbababoy ay 47,877 pesos. Depende sa hatian nyo o sa usapan nyo nung mag-aalaga. Ang naging usapan kasi namin, 50-50 tayo sa profit share. Kaya nung dinivide namin siya sa dalawa, ang kabahagi niya at kabahagi ko ay 23,938 pesos. Kung mapapansin nyo kapeso, hindi kasama sa kapital namin yung tubig at kuryente. Yung tubig kasi sa deep well to kinukuha, yung sa baboy namin.
Ang ginagamit lang niya sa kuryente ay yung demotor para masiksik mabilis yung tubig from deep well. Kaya yung kuryente natin, yun lang yung naging gastos o kabahaging gastos nung nag-aalaga at kinuha niya na yan dun sa profit share niya. So, depende yan sa magiging usapan nyo. Kaya kung makikita mo kapeso, kung yung income natin per piglet ay 2,992 pesos, imaginein mo kapeso kung nagpaalaga ka ng 10 piglets. O kaya naman nagpaalaga ka ng 15 piglets, nakikita ka ng 44,000. Kung 25 piglets, 74,000 naman ang kikitain mo kapeso. At kung 50 piglets ang pinaalagaan mo, posible na kumita ka ng 149 pesos. Pero nakita nga natin kanina kapeso sa ating computation na iba-iba ang kilo ng baboy. Iba-iba din kung magkano ang market price ng per kilo ng baboy. Kaya hindi assurance na ang kikitain mo talaga ay 149 pesos kung magpapaalaga ka ng 50 piglets. Bukod dyan kapeso, syempre may iba-iba pang risk na kasama yung pagpapaalaga natin. Kilalanin mo yung magiging business partner mo o yung mag-aalaga ng baboy para sa'yo. Baka mamaya medyo palainom pala or medyo pabaya. So syempre, hindi lalaki o baka malugi pa yung negosyo natin. O kaya naman may iba siyang inaalagaan na baboy. Minsan problema din yan eh kapag may iba siyang alaga na baboy. Siyempre, baka mamaya yung pagkain mo o yung puhunan mo sa pagkain mapunta doon sa ibang baboy kasi wala na, hindi nagpadala yung inaalagaan niya na ibang baboy. O kaya naman baka may iba siyang hayop, like manok. Ibig sabihin, baka mamaya ipakain niya doon sa mga manok niya yung pagkain ng baboy. So, siyempre, mahahati yung attention niya. Pig pen location. Baka mamaya malayo sa kanya yung pig pen niya. So, ibig sabihin, may tendency na baka mamaya manakawan siya ng baboy. O kaya naman, hindi niya agad matingnan. Baka mamaya may immediate na pangailangan yung baboy. Kulang na sa tubig, madumi na yung pig pen niya. And, tingnan mo din yung current market price. Medyo mapuproject mo yan eh. Kung mababa yung presyo ngayon, malamang sa malamang in 3.5 months, baka hindi rin ganun kataas agad yung presyo ng baboy. O, tingnan mo din kailan yung ba mabibenta. Kung magpapaalaga kayong November, March, o December, baka mga April, o January, baka mga May. Sakto, fiestahan yan sa iba't ibang probinsya. So, mas malaki ang demand ng baboy kapag fiesta. So, mas malaki syempre ang market price. At tingnan mo din yung mga current pig diseases dun sa lugar. Baka mamaya may swine flu o kaya may foot and mouth diseases. So, malamang sa malamang, baka mamaya mahawa yung mga alaga mo na baboy. So, mas magandang tingnan mo muna yung location at magiging business partner mo bago mo subukan ang backyard farming.